Let us pray. Our Heavenly Father, we are so blessed of people indeed. We are a needy people. We need your grace and mercy more than ever. And we thank you for your word that always, every week, you are able to amaze us with your truth. And again this morning, we sit at your feet asking for your forgiveness, your cleansing, because, Lord, we are sinners and you are holy and nothing that is unholy can come before your presence. And so only through the precious blood of your Son, Jesus Christ, us being saved by his finished work on the cross, can we come in full confidence into your throne of grace. So thank you. Be glorified, and we seek the Holy Spirit to be our teacher and our guide this morning. In Jesus' mighty name. Amen. So let us open our Bibles to Luke chapter 6, and we'll be reading starting from verse 17 all the way to verse 42. So medyo mahaba-haba po ito. I'll be reading from the NIV. He went down with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples was there, and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coastal region around Tyre and Sidon, who had come to hear him, and to be healed of their diseases. Those troubled by impure spirits were cured, and the people all tried to touch him, because power was coming from him and healing them all. Looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you, and reject your name as evil because of the Son of Man. Rejoice in that day and live for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets. But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you. And if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful." Verse 37, "Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." He also told them this parable: "Can the blind lead the blind? Will they not both fall into the pit? The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Brother, let me take the speck out of your eye,' when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." Yeah. So this is the word of the Lord. Ang ating Panginoon po, we know that
He is known to be the prophet from Nazareth. And dito po sa ating binasa, ay makikita po natin na si Jesus ay dumako sa isang hill or mountain area, okay? At doon siya ay nanalangin. At pagkatapos nga niyan, makikita po natin sa verse 12 na kanya pong tinawag ang mga apostoles niya, yung 12 apostoles. At pagkatapos niya, siya ay bumaba at kanyang hinarap ang kanyang mga disipulo. At gulat siya sapagkat nakita niya, hindi lang mga disipulo ang naroroon, kundi napakaraming mga tagasunod o mga usyosero, mga Hudyo, na nalaman nila ang balita na mayroong ipapahayag ang ating Panginoong Jesus sa kanila. And so they were expecting something. And Jesus was known to be a teacher. But what did He teach? Sabi nga, ano ba ang tinuro ng ating Panginoon? He taught about the kingdom of God. Okay? So the kingdom was the focus of His teaching. And it is not just good advice, but rather it is the good news. At makikita po natin dun sa ating inaral sa God's Big Picture ni Vaughan Roberts na yung concept po ng pag-aaral mismo ng salita ng Diyos from Genesis to Revelation, we can focus on, sabi nga, the kingdom approach. And sabi nga niya rito, although the expression kingdom of God does not appear in the Old Testament, the concept certainly does. Okay? Sabi ni Graham Goldsworthy in his book Gospel and Kingdom, sabi niya, this kingdom approach is not the only way of looking at the contents of the Bible. Others, for example, prefer a covenantal approach and take God's covenant to be the center around which all the elements of Scripture circle. Sabi niya, I hope it will become clear that these two approaches are not contradictory. God's covenant promises are likewise kingdom promises. At dito po tayo sa ating iglesia, sa RCC, Redeemer's Christian Church, ay ating tinatanggap po yung dalawang approach na yan. Because sabi nga, the kingdom approach is likewise the covenant approach. So they are not in contradiction whatsoever. And so we begin with this good news that Christ was going to tell these people. And He was going to tell about an event, meaning to say the advent of the kingdom of God, yung pagdating po ng kaharian ng Diyos. At makikita rin natin si Matthew na kung saan ay kanya rin pong tinukoy yan, the kingdom of heaven. Okay? Yung sabi nga, the kingdom is with you, the kingdom is near you, yung mga ganun. So, ito po yun. But these people thought of a different coming of the kingdom. So, they came to hear this new leader, supposedly, which is the Lord Jesus Christ, the Messiah. And He now lays down a new way of life for the new Israel. So ito hindi kaagad maintindihan ng mga Israelita at makikita po natin as we go along. So siya ay bumaba na ron at nakita nga niya na napakarami na ng tao at nung siya nga ay magsasalita na, ay napakarami po ng mga tao na nakarinig. Nasabi, ay pumunta tayo doon sa lugar na yon, doon sa may gilid ng bundok. Sabi nga, dahil may sasabihin ang propetang nagngangalang si Jesus. So nakita naman po natin na dumami nga ang tao at may mga dala pa silang may mga sakit. At may mga kumbaga sinapian ng mga masasamang espiritu, and we know for a fact that in the previous teachings, we saw Jesus heal them.
And so many people thought, ah, baka meron na namang pagpapagaling na gagawin. Yes, nagpagaling nga ang ating Panginoon sa pagpunta nila sa lugar na yon. Pero meron siyang naising sabihin sa mga kanyang tagapakinig. Okay? And so, dito matatandaan po natin, nung pinanganak si Jesus, nung siya ay isang sanggol pa lang, ay meron pong isang nagngangalang Judas the Galilean. Alam nila kasi itong lugar na to is Galilee. At sabi nga, ginather din itong si Judas ang maraming mga Israelita. Yung kanya mga revolutionary cohorts. Okay? At inumpisan nila ang tinatawag na revolutionary movement against Rome. Okay? Kaso, nalaman kaagad dito ng Roma at kanilang ginapi ang revolusyon na to at nascatter ang mga tagasunod ni Judas the Galilean. Hindi po ito si Judas Iscariot. Iba po ito. Okay. So ngayon, yung papunta po sa hill na yan, marami pong daanan. May mga zigzagging path, sabi nga, at meron mga steepy hills, mga talagang na lugar hanggang sa makarating sila ron. Pero pinuntahan pa rin nila yung lugar. So sabi nga nila, eto na kaya yung sinasabi sa lumang tipan na itong hari. Siya ba itong Nazarene ang bagong David? Is this Nazarene the new David? And was he about to organize and lead the long-awaited revolution? Okay? Dahil sabi nila, mukhang hindi nga si Judas, pero baka itong si Jesus, siya na. Siya na ngayon ang mag-i-instigate ng revolution laban sa empero ng Roma. So, sa kanila pong paghihintay, so sila ay naroon ng lahat. Ang nangyari is that, pagkatapos nga niyang piliin yung 12 at siya ay bumaba na, sabi nga, sabi niya, Jesus was reconstituting Israel around himself. And the prophets foretold that the tribes would be reunited in the messianic time of renewal. So talagang andun yung alab ng puso ng mga Israelita na, ay, ito na yung sinasabi sa Jeremiah 31 verse 10. Yung sinasabi sa Ezekiel 20 verse 41 at sa 34 verse 12. Na talagang magkakaisa muli. Sabi nga, the tribe of Judah and the tribe of Israel will become one. And sabi nga, the calling of the 12 apostles shouted out in prophetic symbolism that the kingdom was at hand and that Jesus was giving the marching orders. Bakit? Because alam nila na nung lumang tipan ay 12 rin ang naging tribo ng bayan ng Israel, the 12 tribes of Israel, as they now conquer the lands prior to their conquering the promised land. So sabi nila, eto na siguro. Eto na. Siya na siguro. Ayan. At marami tuloy mga nagsidating. Sabi nga, a great multitude of people from all Judea and Jerusalem. Okay? And likewise, from the sea coast of Tyre and Sidon, gathered to hear what Jesus had to say, and many also came for healing. Luke 6:17. So, may kanya-kanya silang mga kumbaga pangangailangan. Yung iba kailangan ng kagalingang pisikal, yung iba naman ay gusto nila nang makawala dito sa pagkahawak ng empero ng Roma, at sila ay maging malaya na, at talagang dumating na ang kaharian nga ng Diyos. Sa tingin nila ay yung sila ay babalik na malaya doon sa kanilang promised land. Ayan. And so they were ready for rebellion. Ang kulang lang nila is leadership. At ngayon nakikita nila, eto na, si Jesus. Mukhang siya na nga. Okay? Dahil talagang yun ang kanyang mga itinuturo. Okay? At siya ay merong miracle working powers. Ayan. And so, nagumpisa ang Panginoon at ito, binanggit na nga niya itong mga katagang ito. Sabi niya, blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. So,
kanyang in-address yung multitude ng mga may hirap. So ito po ay mag-fit po sa context ng mga taga-Galilee sapagkat karamihan po sa kanila nung panahon ni Jesus ay marami po talaga ang may hirap. They lack the basic necessities of life. Sabi nga, many were in poverty. And yung economy po nung Galilee, it was largely agricultural. So sila'y nagtatanim ng wheat, okay, ng barley, okay, at saka nitong mga, yung, anong tawag nito, yung olive oil, ay yung olive tree, yan. Yan. So, alam nila na pabigat na that they have to pay taxes to King Herod Antipas. Tapos meron pa yung kanilang ibibigay sa mga Romans. And in addition to that, they have to pay the temple tax and the tithing. And hindi pa po kasama rito yung mga pagbabayad nila sa kanilang renta, sa kanilang mga lupain o sa kanilang bahay. Kung halimbawa na isanlangan nila ito. Diba? Kaya sabi ko nga, yung Year of Jubilee, inaasahan nila sapagkat babalik muli sa kanila yung kanilang mga lupain na yan, mga ari-arian. And so, this was a daily struggle for many of them. And some, sabi nga, were suffering and weeping because not just of poverty or hunger, but of persecution. And Jesus now promises consolation. Kaya't kumbaga, wow, this is a very exciting moment for us to hear Jesus. And Jesus gives four blessings and then four woes. Or makikita po natin sa Old Testament, the blessings and the curses. At ito, naiintindihan ito ng mga Israelita kasi nga, doon sa Lumang Tipan, sabi nga, kapag ikay sumunod sa mga kautusan ni Yahweh, ay pagpapala ang iyong makakamit. Pag hindi naman, ay puro naman mga curses. Yan. So example, those who hunger shall be satisfied, while the fool are warned that they shall hunger. Sabi dyan. So, ibig sabihin, yung verses 20, for example, yan po yung blessing. Verse 24, yun naman yung curse o yung woe. Verse 21, yun yung blessing. Yung verse 25, yun yung woe. Yung verse 22, yun yung blessing. Yung verse 26, yun yung woe. So, nakita po natin yung pagka-arrange ni Dr. Luke para makita na una, pinakita niya na muna ang mga blessing at sabi nga, rejoice in that day and live for joy because great is your reward in heaven for that is how their ancestors treated the prophets. So talaga, andun yung pag-aasam nila na eto na, yan. Eto na yung pag-asa natin. And then Jesus now, so may parallel po itong dalawa, and now Jesus takes the world's conception of what leads to happiness. So, sabi nga, blessed, yung salita pong blessed sa original na text talaga, ay pagtitingnan natin, is happy. Happy are you who are poor. Pero sa atin, nakita natin yung blessed, napakagandang pakinggan. And kinuha ito ni Apostle, ni Jesus, sabi niya, ang konsepto po na magtutungo sa inyong tunay na kaligayahan, sabi nga, na sa tingin nyo ay ang riches, yung well-being, yung fame, yung power, sabi nga, ay kanya ngayon pinaikot, binaliktad niya. Okay? Ano bang sabi nga eh? So, kapag ang isang tao, the more he pursues these worldly things, these temporal things in life that he thinks would lead to his happiness, sabi nga, paradoxically, the farther one will be from the genuine happiness. Kung lalo kang magtutuo ng pansin dito sa mga yaman na ito sa lupa, ay lalo kang malalayo sa tunay na kahulugan ng kasiyahan. Kaya nga ang instruction ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, command those who are rich in this present age not to be haughty nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Let them do good that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come that they may lay hold of eternal life.
So dito nakita po natin na inaayos ng Panginoon ang kaisipan ng mga tao sa tingin nila dahil sila ay marami sa kanila ay mahirap, siguro kapag sila ay yumaman ay wala na itong mga problemang ito. Pero sabi nga, hindi yung mga temporal na bagay ang gusto kong iparating sa inyo, kundi masigit pa dyan. Yun ang sabi niya. Kaya nga dito makikita natin, itong mga sinulat ni Dr. Luke ay medyo hindi po kaparehas ng mga isinulat naman ni Matthew sa kanyang Sermon on the Mount. Makita po natin meron pong walo. E dito apat lang. Kasi ang konteksto ni Luke dito ay para magkaroon ng contrast. Okay? Yung halimbawa ikaw ay mahirap, ikaw ngayon ay mayaman sa kaharian ng Diyos. Ikaw ngayon ay gutom ngayon, ikaw ay busog sa kaharian ng Diyos. Ikaw ngayon ay umiiyak ngayon, pero ikaw ay tatawa at magre-rejoice sa kaharian ng Diyos. Ikaw ngayon ay, kumbaga, kinagagalitan ng mga tao sa iyong paligid at iniinsulto, pero sabi nga, pagdating ng anak ng Diyos, sabi nga, at ikaw iniinsulto dahil lang sa iyong pagpaniwala sa anak ng Diyos o anak ng tao, pero sabi nga, pagdating doon, kapiling mo ang anak ng tao o anak ng Diyos, ang Diyos na buhay na walang iba kundi ang ating Panginoon sa kanyang kaharian. So napakaganda nung pinakita dito ni Dr. Luke. So pagkatapos niyan, ay kanya namang dinala ang kanyang mga tagapakinig sa verse 27 na sinabi niya, "But you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on the one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you." So we see here the golden rule. But hindi lang po ito pagpapakita ng Panginoon na tayo ay sumunod sa golden rule. Bakos meron siyang gustong ipakita dito na mas malalim at itong ating ngayong titingnan. Okay? Sabi nga, here Jesus now lays a new law. Okay? Jesus now lays down a new law. Sabi niya, "But I say to you that here, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who abuse you." Okay? So kung titingnan lang po natin ito, well, okay, this is universal love, okay, let's love one another, o sige, tulungan natin yung mga tao, sige, gawin natin yan. Okay? Pero sabi nga, meron pong pinapakita ang Panginoon dito, na ito maaring hindi makakayanan ng mga taong nasa loob ng tinatawag na ethnic Israel, yung mga kilalang mga Hudyo. At sa kanila, itong mga katagang binitawan ni Jesus ay kumbaga, sabi nga, it is jaw-dropping. Parang, ha? Yun lang? Eh, sa amin, ang aming pagkaintindi tungkol dyan sa sinasabing mga bagay na yan ay yung pagsunod sa batas. At sabi, ang aming mamahalin ay yung aming kapwa mga Israelita. Okay? Yun ang sinasabi dyan. Pero ngayon, parang sinasabi mo sa amin, kami ngayon na nandito sa ilalim ng Emperor ng Roma, ito pang si King Herod at ang kanyang mga minions, you mean to say we will have to love Herod and his minions and also to do good to the Romans who hate us? And even to bless their soldiers who curse us and abuse us? What kind of revolution is this? Sabi, yung maaari nagtatanong na yung iba sa sarili niya, ano itong klaseng revolution? Parang hindi yata matutuloy. Okay? And dun po sa mga makikita natin na namuhay nga under Roman rule, napakahirap po na isipin na ganun ang gagawin.
Nangyayari na nga ito sa amin ngayon. This is happening to us. Ano pa ang dapat? Hindi pa dapat mag-revolution na tayo? But sabi nga, Jesus was not speaking about hypothetical situation. Alam naman niya na talagang many of the Israelites were oppressed and were suffering abuse from their oppressors. Kaya nga, if there were any hope that the prophet from Nazareth would lead a resistance movement, those hopes quickly dried up that day under the Galilean sun. Yung vengeance and violence were not part of the good news. So parang nawalan ng saysay, parang bakit pa tayo nagpunta, nagpagkalayo-layo para ito lang ang ating mapakinggan. But undoubtedly, sabi nga, the question would immediately arise, why should they love the Romans? Okay? Bakit kailangan mahalin ang iyong mga kaaway? Sabi, if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And the people of Israel knew that they are worshiping the one and only true God. And they are following the Torah. And they were living by a higher standard than the rest of the people. Especially the Gentiles. Alam nila na kailangan nilang umiwas at lumayo sa mga ganitong mga klase ng ginagawa ng mga Hentil. At ngayon, sabi nga, Jesus playing on their religious pride, Jesus now calls them to a greater love. But love your enemies and do good and lend and expecting nothing in return. And your reward will be great and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the selfish. And so here is the challenge of Jesus to His hearers. If they want to be the true Israel, meaning to say the children of the Most High, then they must imitate His mercy. The way of violent revolution may be the way of pagan gods and their Gentile worshippers, but it was far from the Father's plan. Maaring ito ay gawa ng mga pagano, pero si Yahweh, sabi nga niya, ay hindi ito ang kanyang plano. Paano darating yung sinasabing good news of the kingdom kung ang gagawin natin ay we will topple governments, we will topple kingdoms just so the kingdom of Israel and not of God will be established. And so at the heart of Jesus' sermon is an action that is the heartbeat of His whole kingdom ethic. At ano ito? Be merciful even as your Father is merciful. Magkaroon kayo ng habag o ng awa gaya ng Ama na mayroong habag at awa. Luke 6:36. So, ito pong proverb now explains the injunctions to love one's enemies and to do good to those who are abusive. At ito po ay mayroong similarity sa pagpapaliwanag din po ni Moses tungkol dun po sa sinasaad doon sa Torah sa Leviticus 19:2. In the Torah, what is known as the holiness code, the reason for the entire moral code is summed up in the phrase, "You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy." At yan, ituro ko kagabi sa aming Bible study, ito pong ibig sabihin ng pagiging banal ng Diyos at dapat tayo ay sumunod din sa pagiging banal ng ating Diyos. And so, ang ginawa po ni Jesus dito, in-echo niya itong Mosaic model na to. To be holy as I, the Lord your God, am holy. Pero merong twist. He drops the term holy and puts mercy in its place. Okay? Nilagay niya yung salitang mercy. Bakit? Binabago na ba ni Jesus ang kasulatan sa lumang tipan? Hindi po. Bagkus meron siyang punto na gustong sabihin dito. It is not that Jesus is downplaying the need for holiness, but rather, He is clarifying it. Jesus opposes a view of God's holiness that was common in the first century. The vision of holiness proposed by the Pharisees. Ano ba ang
politics of holiness ng mga Pharisees na ito. Ang kanila pong salitang holy sa Hebrew ay ang salita pong kodesh, literally meant to be set apart or separated. Kaya ngayon salitang Pharisee was an Aramaic derivation of this term and literally means the separated ones. Kung ikaw isang Pharisee, you are the separated one. Kaso nga lang, ang kanilang pagkaintindi dito sa pagka-separate is for them to separate from all things that are unclean and non-Jewish. At yan, pag-aralan natin, yung mga may leprous person, they are unclean, di ba? Yung mga pagkain ng mga hayop na pinagbawal sa lumang tipan, they are unclean. Okay? Mga ibon na hindi dapat kainin, they are unclean. And so the Pharisees practice a religion of ECQ. Yung enhanced quarantine thing. Okay? Anong ginawa nila? They quarantine themselves against all that is unholy to this unholy contagion or COVID-19 of all uncleanness. Sabi nga, lahat yan, nilayuan nila. So anong ginawa nila? They separated themselves from everything and everyone who was unclean, especially sinners, tax collectors, and most of all, Gentiles. So sa kanila, sinunod namin ang batas ni Moises. Humiwalay kami sa mga Hentil, tapos ngayon ikaw, Jesus, sasabihin mo, mamahalin namin ang mga kaaway namin yan. And so, sabi nga, nakita ng Panginoon, ang mindset ng maraming mga Israelita that they were actually treading a dangerous ground of being nationalistic. Masyado silang nakapokus sa kanilang bansa, sa kanilang bayan. At hindi ngayon nila nakita ang ibig sabihin ng pagiging banal. Kaya ganun na lang, pinalitan ni Jesus ng salitang mercy ang holy para nang sa ganun, magets nila. Thus, he would later warn his disciples, beware of the leaven of the Pharisees in Luke 12 verse 1. Ano ibig sabihin yung leaven of the Pharisees? Yung self-righteousness na pinakita nitong mga Pariseyong ito. They were acting like religious people, that they were sinless and they now made themselves separate from those that are known to be sinners, especially the Gentiles. At ang sabi nga ng ating Panginoon, the key to imitating God's holiness was mercy. The term for mercy in Hebrew is yung salitang binabanggit sa atin ni Pastor Jay ay ang salitang hesed. Hesed. Hindi po yung sinabi niya, hesed, ibig sabihin H-E-S-E-D, hesed. Meaning to say, awa. At yung awa na yan, o yung habag na yan, yung mercy na yan, ay meron pong covenantal term yan. Kaya sabi ko kanina, kingdom approach, meron siyang covenantal approach. Itong ibig sabihin yan, may covenantal term, yung salitang hesed na yan, yung mercy. It was the steadfast love that was unconditional and obligatory for those bound by the covenant. Sila ng mga Israelita ay dapat sumunod and obligatory para sa kanila. It is unconditional, kailangan gawin nila. It was a love that was as strong as death, for only death could annul a covenant. Sabi nga, hindi namin ito sirain o hindi sundin, okay? Or talikuran itong covenant kasi pag tinalikuran namin yan, sabi nga, ibig sabihin lang yan, kailangan ng kamatayan. And the old law had made mercy mandatory as well, but only upon those who were within the covenant. Sabi dyan, you shall not take vengeance or bear any grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Leviticus 19:18. Okay? So, dito natin makikita na ang mga Israelita nakafocus sa kanilang sariling ethnicity, sa kanilang bayan. Ethnic Israel actually failed. Kung atin pong babasahin po ang Jeremiah, they have failed to be the so-called people of God, to be the wife of Yahweh, supposedly, and to be, sabi nga, the children of Yahweh. So, sabihin, they failed. But Jesus, being the true Israel, succeeded. And that is why Jesus now becomes now the true Israel. Bakit? Siya lang ang nakasunod sa lahat ng mga kautosang ito
all that the Old Testament law speaks of has now been fulfilled by Christ. And Jesus Christ saying, I have not come to nullify the law, but to obey it. The culmination of all of these things is Christ. Sabi nga, all of these types, all of these shadows and copies, they are now engendered in the person of Christ. Siya ngayon ang nagkatuparan ng lahat ng ito. Kaya hindi pwede nilang sabihin, sino ka para magsalita sa amin yan? Why? Because Jesus was saying to them, I am God in the flesh. Don't you know that this is what my Father has said to you, but you are not obeying it to the dot. So those within the covenant boundary of Israel, the sons of your own people, were to be loved and forgiven, but those outside the covenant were not included in the law. Yun yung nasa isipan ng mga Israelita. Kung mga kabaro ko yan, kung mga kapwa ko Israelita, sige, patatawarin ko yan. Pero pag mga hintil na, ah, hindi. Pero sabi nga, Jesus, however, radically redefined the boundary. Now he was saying, you must show mercy or hesed to all, even Gentiles. Kita mo yung lawak na binuksan na ni Jesus ang pintuan para sa mga hintil. At yan, makikita pa natin yan, na magkakaroon ng kaganapan yan sa kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Because when, sabi nga, the tent of meeting, ay yung curtain sa temple, ay na-tore from top to bottom, he now has opened the door for all to have full confidence to come into the presence of God. Not anymore by any human priest, okay, to conduct the rituals, but because we have a high priest in the person of the Lord Jesus Christ, who now opens that curtain for us to be able to come in into the presence of God. Sa ginawa ni Kristo na yan, ibig sabihin lang, hindi siya isang propeta lamang, hindi siya isang anghel na sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses, hindi rin siya isang mabuting mga ngaral lang na sinasabi ng ibang mga religions, okay? But he is indeed God in the flesh, the second person of the Trinity, that now he, through his life, is now showing what it is to show mercy, and that is equating to holiness. Okay, so the contrast between holiness, as he said, and holiness as separation is the primary point behind the parable of the Good Samaritan. Ano ba ang sinasabi rito sa parable of the Good Samaritan? Dito po makikita natin sa Good Samaritan yung twofold summation of the law. At ano yan? To love God and neighbor. Sabi nga, di ba? To love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second command is to love your neighbor as yourself. Okay? So dito makikita natin, titingnan natin ng panandalian itong nangyaring embodiment ng mercy dito po sa parable of the Good Samaritan. Alam naman natin na ang pangyayari dyan is ganito po ang nangyari sa Luke 10:31-32. Now by chance, a priest was going down that road, and when he saw him, yung pong isang duguan na tao, na lalaki, he passed by on the other side. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him pass by on the other side, ganun din pong ginawa. So bakit po ginawa ito ng mga pare o ng saserdote at ng isang Levite? Both of whom were coming down from Jerusalem where they probably just served in the temple. Okay? Kasi serbisyo lang nila sa templo. Tapos bigla nakita nila ito. Taong duguan, hindi nila binigyan ng tulong. Bakit? Kasi sa kanila, sinasabi sa Numbers 19:11, both the priest and the Levite were well-trained in the Torah, o yung the law in the Old Testament, and the rigorous ritual regulations of the temple. Ginawa nila yan. And according to the law, any contact with the dying man would have made them ritually unclean. Kaya hindi nila hinawakan. Hindi nila tinulungan. Bakit? Magiging unclean sila. It will take them again roughly around a week bago sila makapagsilbi muli doon sa templo. Yun po
ang kanilang pananaw dyan, kaya hindi nila tinulungan. Dahil sa tingin nila, magiging unclean sila. Lalo na kung gentle pa yan, eh di lalong hindi nila bibigyan ng pansin. Okay? So they feared to face the ritual consequences that could come through contact with that bloodied body by the roadside. Okay? So dito natin makikita, ipinagpalit nila yung paggawa ng mabuti, ng tama, ng kabanalan sa araw na yon, araw pa naman ng Sabat, okay? Araw ng Linggo sa atin, sa panahon natin, na bigla na lang iniwasan nila para lang sila hindi maging marumi. But a Samaritan, as he journeyed, came to wherein he was, and when he saw him, he had compassion and went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own beast, or camel, or whatever, or donkey, and brought him to an inn and took care of him. Luke 10:33-34. Here, the Samaritan has compassion on the Jewish man who was left for dead. O, Jewish pa pala ito. Okay? Jewish pa pala yung taong yun. Kabaro pa nila. Hindi nila tinulungan. The cultural context is crucial for understanding the story. Kailangan po natin makuha yung kultura. The Samaritans were hated by Jews. Okay? The Samaritans were the remnant of the 10 tribes of northern Israel that had been conquered by the Assyrians in 722 BC. The Samaritans did two things that made them anathema or cast out to the Jews. They mixed their bloodline and their worship with the Gentiles. Ganun pong ginawa nila. And such assimilation was the opposite of the separation that constituted holiness in the Jewish mindset. Sabi, itong mga Samaritans na to, hindi sila sumusunod gaya natin na tayo naging separate from the world, separate from the Gentiles. What the Samaritans did was to mingle with the Gentiles, with the Assyrians, and now they are now not anymore full-blooded Jews. So the Samaritans were viewed not simply with distrust, but with disdain and with disgust. They embodied the abandonment of holiness and the politics of separation. Yan ang nasa pananaw nitong mga Hudyong ito, nitong pari na ito, nitong Levite na ito, na nakita yung duguan na kapwa nila Hudyo. So after a priest and Levite leave the man for dead, the astonishing part of the story is that a Samaritan is the one who had compassion on the Jewish man who lies dying. Isang Samaritan. The Samaritan embodies the Father's mercy. Yun po pinapakita rito. Kung titingnan po natin at aaralin natin ng maigting ang parable of the Samaritan, of the Good Samaritan, sino ang tinutukoy dito as the Good Samaritan? Hindi po kung sino-sino lang. He was speaking about Jesus Christ. He being the Good Samaritan. He now embodies not just the Israelites per se. Sabi ko nga, he is the true Israel. And being a true Israel, now he opens the door for the Gentiles. And thereby, in the church, through the church, comprising of Jews and Gentiles, they are now brought within the family of God, or into the kingdom of God, and now they are one. Yun ang sinasabi dyan. Kaya yung Samaritan, the Good Samaritan, is actually the Lord Jesus Christ. He shows His mercy upon the humankind through His finished work on the cross, so that those who will cling on and focus their lives and their hearts to that finished work on the cross of the Lord Jesus Christ will be shown mercy. Yun po ang ibig sabihin dyan. Kaya hindi lang po ito patungkol sa ethnic Israel na sila lang ang maliligtas, sila lang ang tao ng Diyos, kundi ang mga ethnic, mga Jews, who are now remnants na sumunod sa mga bagong kautusan ng ating Panginoong Hesus. At ang mga Hentil na ngayon ay naniwala dito sa gospel na pinapamamahagi ng mga apostoles at ng mga disipulo ng Panginoon. Sila ay nabigyan na ng awa at habag ng Diyos, at sila ngayon nakapasok na sa kaharian ng Diyos. So here makikita natin the irony of the story. For the priests and the Levites,
They were literal kinsmen. Neighbor pa nila ito na nasugatan, not the Samaritan. And the politics of holiness had restricted the notion of neighbor. But mercy knew no limits. Yun po. Sa kanila, they were restricted doon sa politics nung kabanalan. Nung, sabi nga, nung lumang batas, the old law, nakastick sila doon. Samantalang ang awa at habag, sabi nga, wala pong limitasyon yan. Kaya nga si Jesus sa kanyang pagtuturo ng kabanalan at ng habag at awa ay parang ito ay isang new wine na kanyang pinutok yung old wine skin of the old conception of the old law of what was understood by the ethnic Jewish people as holiness. So, iba po, hindi po yan ang gustong ipakita ng Panginoon. At tayo magtutuloy. One of the first principle of the old law was the lex talionis. Ano ito yung lex talionis? Mas kilala po natin ito dun sa an eye for an eye, a tooth for a tooth. So, kung anong ginawa sa iyo nung kapwa-tao mo, eh pwede mong ibalik sa kanya yung ginawa niyang yan. At sabi nga sa Deuteronomy 19:20-21, "And the rest shall hear and fear, and shall never again commit any such evil among you. Your eye shall not pity, it shall be life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot." And the law of this lex talionis is simple. Tit for tat. What you sow is what you will reap. Jesus takes this principle, but reapplies it in a radically new way. Ang sabi niya, sa Luke 6:37-38, "Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap, for the measure you give will be the measure you get back." And so here we see Jesus refocusing the principle of lex talionis, whereas in the old law, the way was as you get, so you give back. The new law of Jesus makes the standard, as you give, so will you be given. So in both the old and the new, it is the measure for measure. Sabi nga, di ba? Whatever measure you use, and that is the measure, it will be done for you as well. So, sabi nga, sa old, the measure was man. Man to man, yung relasyon natin sa isa't isa. Pero dito sa bago, it is now God. Meaning to say, it is now a relation of God to man and man to God. So, kumbaga, horizontal dun sa old law. But in this new law of Christ, it is now vertical. Okay? And so we see horizontal and vertical, which now is seen through the finished work of Jesus Christ at Calvary. And so makikita natin, Jesus has given an interior dimension or a spiritual twist to the principle of lex talionis. The model for morality is no longer how others treat you, but how you want to be treated by the Father. Sabi nga, kung gusto mong ihambing ang sarili mo, huwag mong ihambing sa kapwa-tao mo. Ihambing mo to kay Kristo. At doon makita mo ang kalayuan mo, ang kababaan mo, ang kasalanan mo, ang pagiging corrupt mo. Huwag natin ihambing sa kapwa-tao natin. Magiging holier than thou attitude ang mangyayari po sa atin. I hope maging maingat tayo ng mga Kristiyano. Sometimes because we have learned so much and we see ourselves to be on top than the rest of those who are still grappling in their doctrine, in their desire to be able to understand God's Word. So kailangan po natin maging patient para sa kanila, ating silang abutin hanggang sa talagang sila rin ay makakilala ng lubos sa ating Panginoon. So it is hard enough to forgive a friend, but who on earth can forgive his enemy? Who? Sino? Si Jesus. Ginawa niya yan. Okay? He did not only talk the talk, but he walked the walk. And he walked the talk. And sabi nga, yung paggawa niyang yan ay nagtungo sa kanya patungo sa Kalbaryo, sa Calvary o sa Golgotha.
Doon sa bigat ng krus na kanyang pinasan, hindi po siya nabibigatan lang doon sa piece of wood, but rather, he was carrying the sins of the world. And kumbaga sabi niya, malapit na pag ako natuloy ko to at natupad ko to at nasunod ko ang Ama, ay doon na magkakaroon ng katuparan ang kaligtasan ng mga marami. Kaya tayo sabi nga, on the cross, Jesus embodies forgiveness. Even though He is despised and rejected, sabi nga, the Father's mercy cries out from the cross, Father, forgive them for they know not what they do. Luke 23:34. And He tells us, go and do likewise. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Pero bakit ganun? Parang nagiging lang itong mga katagang ito ngayon sa mga ilang Kristiyano na hindi nila ito maitupad sa kanilang mga pamumuhay. Sabi nga, the road to imitating the Father is by imitating the Son. Kung gusto mong ma-imitate ang Ama, tingnan mo ang anak. Kaya nga itong mga kulto, mga Jehovah's Witness, mga Iglesia ni Cristo, hindi nila makita kay Jesus kasi hindi nila matanggap-tanggap na si Jesus ay ang embodiment ng Ama dito sa lupa. Siya ang nagpahayag sa Ama. Okay? He has made the Father known to human beings. In the Old Testament, sabi nga, it was Moses who came down from the mountain and delivered the old law with the two tablets of stone, the Ten Commandments or the Decalogue. Now Luke shows us it is Jesus who comes down from the mountain. Okay? And then speaks now this new law na itong ating inaral, which is now, sabi nga, the Sermon on the Mount. At ito po ang bagong tipanan na nakay Kristo Jesus. This is the new covenant through the blood of the Lord Jesus Christ. This new law, okay, maps out the way to beatitude, to full human flourishing. Sabi nga eh. So ngayon makikita natin na bago tayo maging citizens of heaven, eh kailangan muna nating tunguin ang krus ng Kalbaryo. At doon makita natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. He is now the new Moses. And His kingdom teaching is the new Torah. Ang bagong batas. The new law. Jesus now teaches the real holiness is not only a matter of separating oneself from sin, but also of cleaving to the merciful heart of the Father. Kailangan po nating lumapit sa ating Ama. The model is mercy and such covenantal love, which is, He said, mercy is to be given to all. Whereas the old covenant was limited to ethnic Israel, the new covenant is open to all people. It is now universal. That is why the church becomes now the embodiment of the new Israel, comprising of both Jews and Gentiles together, worshiping the one and only true God. And later on, all of this will culminate during the second coming of Jesus Christ, that we Israelites and Gentiles together in the presence of God, in the holy banquet, in the marriage supper of the Lamb, will participate in this joyous occasion, the true jubilee, okay, wherein Christ now fulfills everything to the dot. Okay? So, I hope and pray na naging malinaw po sa atin ang pag-aaral na to. At ito ay magsilbing baon natin kung paano natin tayo makikitungo sa ating mga kapwa-tao. Purihin ang ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Let us pray. Heavenly Father, we thank You, Lord, for Your grace and mercy towards us, Your goodness, Your love, and especially, Lord, Your mercy, which equates to holiness. May we be able to show this through our life as a people of God, and that You receive all the glory, the praise, and the worship that You only deserve, not us. Not to us, but to You alone, O God. In Jesus' name, Amen.